God's purpose of our life. Magandang gabi po uli, my dear brothers and sisters. It's been inspired. It's Sunday. It's a great Sunday for each and every one of us. Medyo unique po yung ating episode po ngayong gabi. Di ba? Kasi maanuhan natin ito, di ba? Marami po tayong layunin sa ating pong buhay. Actually, hindi naman masama yon, di ba? Pagka mag-asawa ay nagkinasal na, marami pong plano, di ba? Maraming plano na magkaroon ng ganito, magkaroon ng bahay, magkaroon ng pamilya, mga anak, hanap buhay, kagamitan, no, everything eh. Sometimes, ang nangyayari, as we have experienced with kami po ni Sister Emma, as we have experienced, minsan po, nalalayo yung ating purpose. Amen. Of course, kailangan po natin yon. Pero what is a God purpose in our lives, Sister Ems? Mm-hmm. In Psalm chapter 139, verse 13 to 14 says, "For you formed my inward parts; you knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works; my soul knows it very well." Amen. Praise God. Eh, kapatid, nandun pa lang po tayo sa sinapupunan ng tiyan ng ating ina. Eh, alam na po ng Panginoon kung ano po yung purpose ng pag ikaw po ay iniluwal, inilabas dito po sa mundo pong ito. No? Yun nga po yung sabi po ni David eh. "For you form my inward parts, you knitted," parang tinahi. Di ba? Tinitted. Nilala. Tinahi. No? Ginawa. Pinorma. Yan ang mga ano doon eh. "Together in mother's womb." No? In my mother. Kaya nga eh, sabi po ni David, "I am fearfully and wonderfully made." Wonderful. You are wonderful. You are, kapatid, magnificent. Napakabuti mo nung nilikha ka ng ating Panginoon. Bakit po? Ang Panginoon po lumikha sa atin eh. "Wonderful you are works." And meron kang soul. No? Hindi lang po body. So it reminds us that each one of us is wonderfully made by God Himself. Amen. We are His unique creation. Unique ka, kapatid. Unique po ako. Unique po ang bawat sa atin. Kaya nga po, sabi ko, madala sa aking mga sharing, walang magkakatulad. Even yung kambal po, ay meron po silang kaibahan. Bakit po? Because for the purpose of God's, no? Ang ating Panginoon po yung pong ang may layunin. Amen. Ano pa nga ba yan, Sister Ems? In Proverbs 19, verse 21, ito na naman, Brother Vic, ano? Yung aking pinaka-favorite na verse. It says, "Many are the plans in the mind of man, but it is the purpose of the Lord that will stand." Of course, ang ano po eh, again, i-review natin yung ating mga nakaraang pong buhay. Diba? Marami tayong plano sa ating isipan. Again, hindi masama. Diba? Ikaw, Sister Ems, nung hindi pa tayo mag-asawa, anong nasa isipan mo noon? Anong plano mo noon? Sige daw. Ang plano ko. Ang plano ko noon, ako ang ano, maghahari sa amin. Praise God. And even in our early stage of marriage with Brother Vic. Kasi nga si Brother Vic, di ba, mahihiyain po yan noon. Hindi masyadong nagsasalita. Eh ako yung medyo vocal. May vocal. Sabi ko, ako ang maghahari. That's my human's plan. That's my plan. But when we encounter God, yes. when we establish and we know that God is with us now, amen. Eh, nag-iba ang tema. Of course, it's because, Brother Vic, of constant prayer, nakilala na natin ang Panginoon. Meron na tayong relationship with God. And parang tinutumbok-tumbok na natin konti-konti yung purpose ni Lord para sa atin. Like, for what? Sabi nga ni Brother Vic, di po ba, nung nag-aaral siya, row 4, alam niyo na, row 4, sabihin niya. Ako po yung ano. Sabi ko, "Lord, I think this is not your purpose for me and for Brother Vic." So parang, my prayer before is, "Lord, gawin mo si Brother Vic na dapat yun yung purpose mo, na he is the man of the household." Thank you, Lord. Ngayon niya lang po sinabi yan, brothers and sisters, sa totoo lang. Nagdadasal ko yun na ano. Kaya, pag narinig niyo po yung sharing ni Brother Vic na
row 4 siya, ganon. Sabi ko, Lord, thank you, dininig mo na yung prayer ko. Praise God. Totoo naman po yan, kapatid eh. Kasi nga po, nung ating lumang buhay, hindi natin alam talaga kung ano talaga yung nakalatag sa atin, nadadaanan na galing sa Panginoon. Amen. Ang nakalatag po sa atin, yung idinikta sa atin ng ating mundo. Magulang. Mundo at magulang. Kasi ang mga magulang po eh, gusto kita maging nurse, gusto kita maging abogado, gusto ko engineer ka. Para sa susunod, meron tayong magandang bahay. Para sa susunod, magandang trabaho mo. Ikaw, kailangan negosyante ka. Ikaw, negosyante ka. Ikaw, tahimik ka. Ano ka, magpare ka na lang. Di ba yung mga ganun? Kaya nga may mga tao po na frustrated. In the end of the day, na na-fulfill nila kasi nasunod nila yung purpose ng magulang nila, pero malungkot hindi po sila. Hindi sila masaya. Eh. Iba yung ano eh. Wala silang contentment na. Kaya Sister Ems, I thank God, we have been known God, we have encountered already God, bago pa nagsilakihan ng mga anak natin. Amen. You ask our children, the 5 children, the brothers and sisters, nagsasuggest kami kung ano yung kukunin nila. Mm-hmm. When they go to college. Mm-hmm. But sila pa rin po masusunod. Di ba? Sila pa rin po masusunod. Kaya nga, yun nga, nakakatuwa eh. Ngayon, masaya po sila. Masaya silang 5. Si Doktora, masaya sa kanyang pinasukan profession. Si Christine, no? Si John, si James, si Emma, si Kapitan. Oh. So, wow, napakaganda ng ano eh, maganda yung pangyayari sa buhay pagka ang Panginoon, ang purpose sa Panginoon, mm-hmm, ang nasunod natin. Amen. Kasi sinasabi natin parati, Brother Vic, I remember, you pray for that, kung ano talaga sa kanila, at you ask the Lord kung ano nga ba ang gusto rin ng Panginoon. And even nga ngayon, Mama, di ba, Sister Ems, di ba, even nga ngayon, pati yung magkaroon na sila ng pamilya, di ba? Sinasabi natin, magdasal kayo. Hindi namin, ano, siguro, pwede kami magsabi. Oh, kasi, di ba, Brother Vic, sabi nga nila, iba na kasi yung generation nila ngayon. So, para bang, nawala na yung term na magulang na gulang, yung pinanggugulangan natin. Kasi, yun yung mga nakaraan na ang mga magulang talaga dapat masunod. Pero it's because of the generation today. Para bang natanggap na rin natin na basta they seek the God's will. Kung ano talaga ang, syempre, sila naka-develop na rin ng relationship nila with God. So parati nating pinapaalala, eto gusto namin, eto gusto nyo, pero we should ask the Lord kung ano talaga ang Amen. Gusto at purpose ng Panginoon sa bawat. Amen. Thank you, Sister Ems, for that. What we can do to align ourselves? Amen. With God's purpose. Mm-hmm. Anong mga dapat nating gawin para ma-align tayo sa purpose ng ating Panginoon? Amen. Number one, Sister Ems. Yun nga, Brother Vic, ano, when we join na the renewal, that's the time na we're seeking God's will. So seek God's will, number one. Yes, yes. Like in Proverbs chapter 3, verse 6 says, acknowledge Him in all your ways and He will make a straight path for you. By seeking God's will, my brothers and sisters, in all aspects of our lives, our decision, our relationship, our endeavors, will be aligned ourselves with this purpose. Eh. Amen. Kasi pag inuna mo, yun yung sinasabing, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6, verse 36, di ba? 33. Yun yung sinasabi na, hanapin muna po natin ang kaharian ng Diyos at ang katotohanan. Amen. Di ba? At lahat po idadagdag po sa atin. Ang problema po kasi sa atin, ang hinahanap natin, yung all things. Later na lang po yung seek God. Di ba? Hanapin natin yung bagay na makakapagpasaya sa atin. At later na lang ang Panginoon. But in the end of the day, pag fail po tayo, malungkot tayo, sino hanapin natin? Ang Diyos. Bakit po? Kasi siya lang naman po nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Eh, yun din yung old life natin, Brother Vic. Amen. Amen. Kaya nga nung matagpuan natin eh, kukwentahin ko na, ako magkocompute na po ako, 38 years. Di ba? Kung let us say, ningas kugon itong natagpuan natin eh ito, na hindi maganda. Amen. Eh siguro, on the second year, third year, fourth year, fifth year, well, tapos na siguro. Kasi nga po, pero Sister Ems, meron ko naririnig eh. Eh bakit gano'n, 10 taon na ako kay Lord, ba't ang ganun-ganun pa rin ang buhay ko? Sorry kapatid, sorry po, humihingi po ako ng sorry. Baka po hindi si Lord ang hinahanap mo. Baka po
all things are looking. Di ba? Yung sinasabi doon sa Matthew 6:33, baka ang hinahanap natin yung all things that will be given to us. Eh, later na lang ang Panginoon. Magpe-fail po tayo. We have been there. In the first few years natin, di ba? Di ba? Sasabi ko, nagtampo ko kay Lord no, sa totoo lang. Eh, bakit yung mga kasama ko, manager na, may mga negosyo na. 7 years na ako kay Lord. Tapos, Sister Emma lang naghahanap buhay sa amin. Diyos ko naman. Ako ang tagaluto, ako ang tagalaba, ako ang tagaano. Kaya nga, sorry. I've been there, kapatid. You will be failed. Amen. Amen. Second, ano pa dapat gawin para yung makita natin yung purpose ng Panginoon? Serve others, like sabi niya sa Matthew chapter 20 verse 28, the Lord says, "The Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many." Siya po ang nagsabi noon, si Jesus. Hindi po ako, hindi Sister Emma. Binanggit lang po namin. Pero doon po sa scripture nakalagay po, Jesus says, no? Si Jesus po ang nagsasabi na magsilbi tayo. Hindi tayo ang pagsilbihan. A servant. When we say we are a servant of all. Hindi, yun nga po eh. Paano po ba ang tunay na leader? Isisingit ko to, Sister Ems, di ba? Ang tunay na leader, yung pong gustong gumawa ng susunod na leader. Amen. Di ba? Hindi yung habang panahon, ikaw na lang leader. Habang panahon, ikaw ang bida. Eh, kailangan, paano maisisilang yung iba? Paano makikita yung galing ng iba? And even Jesus nga, offer His life to ransom us in our sins. Amen. We are called to follow Jesus' example as selfless service by the brothers and sisters. By loving and serving others, we fulfill God's purpose of spreading His love, no? Yung kanyang compassion sa buong mundo po, kapatid. Amen. But remember, walk the talk. Di ba? Tsaka, mahirap mag-share nang wala ka. Amen. Kaya kailangan maranasan mo rin muna. Amen. Di ba? Amen. Okay. So, ano pa yung mga dapat anuhan natin, Sister M, para makita natin yung purpose ng Panginoon? May isa pa ang purpose ng Panginoon sa atin. We should use the gifts given to us. Eh, paano ko malalaman na meron ko regalo? Yun yung sa in 1 Peter chapter 4 verse 10, sabi niya, "As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's various graces." My dear brothers and sisters, even Brother Vic, when we enter the renewal, hindi ko po alam kung ano yung gift talaga. Hindi ko alam kung ano niregalo sa akin ng Panginoon na mapapalapit ako sa Kanya. Hindi ko alam at that time, paano pong ginawa ko? Number one, prayer. Amen. Pangalawa, scripture, salita ng Diyos. Mm-hmm. Eh, saan mo ba makikilala si Jesus? Sa mall? Sa sinihan? Sa inuman? Hindi po. Makikilala mo si Jesus, kapatid, sa scripture, sa misa. Doon mo siya makikilala. Kaya pag makilala mo na siya, magkakaroon ka na ngayon ng pangunawa na ito pala yung regalong ibinigay niya sa akin. Amen. God has blessed each one of us, my brothers and sisters, with the unique gifts. Eh, ito na po sasabihin natin, ang Ro 4-4, siya pong tagapagsalita. Ang prayer warrior ko, yung cum laude. No? Yan yung ano eh, siguro yun yung gift ng binigay ng ating Panginoon ko sa Tarema. A gift of being a prayerful. At saka Brother Vic, gift na yun eh, nandun na yun na binigay ni Lord sa'yo. Kaya lang, hindi mo alam, hindi ko na-establish. Yes, hindi mo ini-exercise, hindi mo ini-execute. So, hopefully, yung prayer ko nakatulong na, Lord, sige na, paanohin mo na si Brother V kung ano yung gift na binigay mo sa kanya na dapat lumitaw na. Whether it is through art, music, teachings, engineering, medicals, no? Ano pang klase? Science, no? Yung gift na yun, makikita naman natin. Pero malalaman mo kung bigay ng Diyos yun at regalo ng Panginoon kung iyon ay nakakatulong sa kapwa mo. Amen. Amen. Ulitin ko po, kung iyon po ay nakakatulong sa kapwa mo. Amen. Pero kung iyon po para sa sarili lang po natin, para po tayo maging selfish, hindi selfless, eh sorry po, dalawa po kasi nagbibigay ng regalo. Di ba? Ang kalaban po, ang demonyo po, nagbibigay din po ng regalo. So, titingnan po natin. Kung yung po regalo binigay sa atin, eh tinuturoon tayo para maging maramot, no? Maging selfish, na hindi tayo mapagbigay. Eh kapatid, wake up. Pray to the Lord.
Amen. So, what else, Sister Ems? Ano pa yung para tayo makita natin yung purpose? Another purpose of God is trusting in God's timing. Of course. Yun yung nakalagay din sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11 says, He has made everything beautiful in its perfect time. God's timing is perfect, even when we may not understand it. Merong mga kapatid tayo na antagal bago ng anak. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Ayan, no? Minsan, sila, naiinis sila kay Lord. No? Minsan, nasabi lang, wala effect yung kanilang dasal. Minsan, nasabi lang, dami lang nag-pray over sa amin, ganito. There is a God's timing. May alam tayo dyan. Huwag na tayo lalayo, Brother Vic. Ano sabi mo? 7 years? Amen, amen. 7 years na wala akong trabaho, kapatid. Pero si Lord, eto po, ipinagkalooban niya ng something that there is a beautiful, wonderful, no? I would say, magnificent gift from the Lord. No? Yun yung isang bagay po na nakita ko na ang timing ng Panginoon. Trust. Kaya nga madalas sinasabi ko, naalala ko tuloy yung aming ano ni Sister Eme. 1 week before mag-i-exam ang mga bata, nung nag-aaral pa sila. No, galit-galit sa Sister Emma. Ano ko ba naman dyan? Hindi mo na iniintindi. Yung mga anak mo, mag-i-exam. Natutulog po ako. Nigising ako. Gumising ka nga dyan. Mag-isip tayo kung saan, anong gagawin natin. Sabi ko, ma, ano ba yun? Ano ba yun? Mag-i-exam nga yung mga anak mo next week. Sabi ko, ma naman, 7 days pa. May 7 days pa si Lord para gawin ang paraan. Kapatid, ito po, proven po. Siguro narinig mo na. Ang panganay po namin, doktor. Pangalawa po namin, IT. Pangatlo po namin, nurse. Pang-apat po namin, businessman. At yung panlima po namin, driver. Driver ng eroplano. So, my dear brothers and sisters, ang Panginoon po, ang timing niya. Hindi po siya, hindi niya kinakalimutan ang para sa'yo. Amen. Just trust His timing, trust. And have faith. And He's working all things together for our own good. Amen. Amen. Number 5. Another purpose of God is to stay connected with Him. Yeah, yun yung gagawin natin para makita natin yung purpose ng Panginoon. Yeah, kailangan po, lagi tayong nakakonect. Pag naglobat po ang cellphone, isang araw. Nung isang araw yun, di ba? Anong araw yun? Webes yata, nung Webes, naglolobat, kailangan merong kang ma-online ka, no? Nag-worry ka na. Ganun din po sa ating Panginoon. Kailangan stay connected tayo. Ano sabi niya, Sister Ems? In John chapter 15, verse 5, sabi naman ni Lord, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, You can do nothing. I tell you, brothers and sisters, it's proven. Misan, meron pong, ano ba yun, pambubuli ba sa akin? Hindi naman yata pambubuli, kundi pampupuri. Sabi niya, but ang lakas-lakas mo kay Lord. Malakas ka rin po kay Lord. Amen. Kapatid, wala pong mahina kay Lord. Lahat po tayo malakas kay Lord. Ano? Kaya lang, hindi tayo marunong maghantay. Mm-hmm. Di ba? Hindi natin naka-connected sa Kanya. Mm-hmm. Lagi ang gusto natin, connection natin, yung hinihingi natin na matanggap natin kagad. Stay connected to God through prayers, Amen. Through meditation, through studying the Word of God. It is through in His intimate relationship, my dear brothers and sisters, Amen. With God, that we discover and fulfill His purpose in our lives. Amen. Nothing more, nothing less. It's a prayer. We need to stay connected with God, my dear brothers and sisters. Amen. Pag naputol po ito, kapatid, wala. Ilang araw po, wala kaming tubig. So, totoo lang, no? Yun, God's timing. Sabi ni Sister Emma, wala na naman tayo tubig. Si Lord ang bahala dyan. Hindi nakaliwan si Lord. May purpose si Lord, kaya walang tubig. Bakit? So hindi ako maglalaban. Praise God. See? Napahinga ako. See? Kasi wala pa yung aming kasama. Wala pa yung aming trusted na sa bahay. So sabi ko, Lord, wala. Ang dami ko ng labahin. Pero walang tubig. In God's perfect time. All things work for good. Who loves God. Amen. Diba? Amen. Yun yung ibig sabihin dun eh. Lahat naman po nangyayari sa